Yo, what's up mga kapitik? This is Eli Matas and for today's video, panibagong vlog na naman ang inyong mapapanood pero kagaya ng lagi nating nakasanayan, intro muna tayo. Last January 7, meron akong in-upload na video regarding sa aking health condition. And kung di nyo napanood yon, ilalagay ko yung card ng video na yon dito sa screen para naman pa-scroll nyo. And at the same time, ipapakita ko rin sa inyo yung konting part ng video na yon para mapamiliarize kayo. Good morning. Today is January 6, 2022 at kagaya nga ng nasabi ko earlier sa video na to na kailangan kong magpa-test para sa antigen or PCR test kasi nga yung aking kaibigan na si Kuya Enz ay positive sa COVID-19 at just to make sure na okay ang health condition natin ay magpapatest ako, no? At nabanggit ko rin na wala naman akong kakaibang nararamdaman sa sarili ko, no? So I am confident na wala akong COVID or hindi ako infected ng virus. However, just to make sure, mag-undergo pa rin ako ng test. At kagabi, pag uwi ko sa bahay, medyo nakaramdam ako ng kakaiba. At yun, nagkaroon ako ng runny nose. At kung mapapansin nyo, medyo iba yung boses ko ngayon, ano? So, isa sa epekto yan nung na-experience ko kagabi. At kanina, pagising ko, meron akong slight fever. Ayan, so, mababa lang naman siya, 37.4. So, manageable. At still, wala akong kakaibang nararamdaman sa sarili ko. Aside sa, yun, sinisipon ako at mainit yung pakiramdam ko. Other than that, wala na. Breakfast na ako, uminom na rin ako ng paracetamol just to make sure na hindi magtutuloy yung fever. And yun, nakapag-prepare na rin ako. At by the way, hindi naman ako worried if ever na tinamaan tayo ng COVID, ano? Kasi nga at least aware tayo at mas pag-iingatan pa natin yung ating sarili. So yun, tara, samahan nyo ako at tayo ay pupunta na sa clinic. Ayan, ano, kagaya ng inyong napanood, ano, nagpunta ako sa clinic, no, doon sa nakaraang video dahil nga na-expose tayo sa isa nating kaibigan na nag-positive dito sa COVID-19. At I personally ay nag-expect ako na hindi ako tatamaan. Kaya lang, syempre, dahil nga nag-positive yung ating nakasama, ay minabuti natin na magpa-test para ma-confirm na hindi naman tayo positive. Kaya lang, ang kakaibang nangyari ay nagpa-test ako noong January 6, and while waiting, ano, at naghihintay sa result ng aking test, itong aking kapatid ay nag-test siya ng antigen personally. At habang hinihintay ko at excited ako na ma-receive yung negative result ng aking swab test, eh, siyang binalita naman ng aking kapatid na siya ay positive at siya ay kasama ko dito sa aming tinitirhan dito sa Doha, Qatar. Kaya naman na natanggap ko kagad sa aking sarili na possible positive nga ako. At yun, no, after a day nung binalita sa akin ng kapatid ko ang kanyang result, na-confirm na ako nga ay isang positive patient din ng COVID-19. Kaya minabuti ko na mag-undergo ng self-isolation at nag-quarantine ako for 10 days. And thankfully, dahil today, nagbago na ang sign or yung aking mobile application ay nag-green niya. It means to say, recovered na tayo sa COVID-19. But syempre, hindi naman na porket nag-green na siya ay automatic na magaling ka na. So, right now, kagaya ng nakita nyo, no, medyo mahaba-haba na yung bigote natin. At part yan ng aking journey dito sa aking COVID-19 series. At as of this moment, pupunta ulit ako sa clinic para magpa-test ulit
at ma-confirm kung tayo ay fully recovered na, para naman pag okay na ay makakuha tayo ng certification na tayo ay COVID-free na at makabalik na tayo sa ating trabaho. Kaya naman, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay at shoutout din sa aking kaibigan na si Ria Velasco na siyang nagtatanong ng update kung ano naging result doon sa aking na nakaraang video. So ayan, salamat Ria sa malasakit at syempre salamat din sa pagsuporta sa ating channel. Kaya naman mga kapitik, ayan, samahan niyo ako at pupunta na tayo sa clinic ngayon para magpa-test, and then later on kapag makuha natin yung result, i-update ko kayo sa video na to. So let's go. So ayan mga kapitik, ano, nakarating na ako dito sa clinic at gaya nga ng aking kinukwento kanina, no, mahirap yung naging sitwasyon. Kaya ayan, ano, ang masasabi ko sa ating mga viewers dito sa video na to, lagi tayong mag-wear ng mask and mag-baon tayo ng sanitizer. Siyempre maghugas tayo ng kamay kung kinakailangan. At nabanggit ko rin kanina na nag-green na yung aking result sa aking mobile application. But of course, kailangan nating ma-ensure na tayo talagang safe na. Kaya andito ako sa clinic para magpa rapid test. Hopefully, meron silang available na rapid test. Otherwise, yung PCR test ulit ang ating i-undergo, which is will take time again to wait. At yun ay kailangan natin at requirement yon para tayo makabalik sa trabaho dahil nag-i-issue sila ng certificate. So once again, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo at papasok muna ako sa loob. Ayan, so dito na ako sa loob at makakuha na ako ng form. So pipila lang ako at yun, magpapatest na. Good thing naman kasi dito nagpa-test nung nakaraan. Kaya yung receipt na hindi ko nung nakauha nung nakaraan, eh makukuha ko ngayon. So mga kapitik, ano, tapos na. At hintayin lang natin ang result after 15 minutes, ano. So ayun mga kapitik, ano, thankfully dahil merong antigen test ngayon at hindi ko na kailangang maghintay ng matagal na oras para sa result. And as of this moment, ayan, I'm happy to announce na aside doon sa ating mobile application na nag-green na siya, means say na recovered na tayo sa COVID-19, ay eto, hawak ko na ang certificate at ang result ay negative. So accurate na tayo ay recovered na sa COVID-19. At tinanong ko rin yung ating lab tech na nag-ano sa atin, nag-conduct nung test. Ang sabi niya talaga naman itong Omicron ay napaka-contagious at madaling makahawa. Pero so far, based naman doon sa mga na-experience nila na sinwab or niretest, once na naka-recovered na, eh wala pa naman daw silang na-experience na nag-positive ulit sa mga tinest nila. So, miso say, madali siyang tumama pero hindi siya ganun ka-worst. Ano, madali rin siyang mawala. So, ayun, ano, I'm so thankful and syempre blessed din sa mga kaibigan natin na dumamay at nag-pray sa ating agarang paggaling. At as of this moment, ay may pupuntahan ulit ako doon sa malapit sa area namin. It's time for treating myself. Kaya magpapaputol muna tayo ng buhok. So once again, maraming salamat ulit sa mga prayers nyo. At hindi kayo bumitaw dito sa ating series. So tara, punta na tayo doon at magkwentuhan pa tayo. Thank you so much. Thanks so much. Ayan mga kapitik, ano, as of this moment ay tapos na akong magpagupit at ako ay naglalakad na dahil malapit lang naman yung barbershop doon sa bahay na aking tinitirhan. At
Well, I'm so happy dahil finally ay nakalabas ulit tayo sa ating crib. At syempre, I'm so blessed dahil of course, naka-recover na tayo. So, masasabi ko lang dito sa aking COVID journey ay masaya ako. Hindi dahil nagkaroon tayo ng COVID, but still, masaya ako dahil nagkaroon ako ng chance na magawa yung mga bagay na hindi ko magagawa kung ako ay hindi naka-quarantine. Kaya halimbawa ng pag-host natin sa ating community channel, and naging productive din tayo sa maraming bagay. Ang masasabi ko, no, if ever magkaroon kayo ng COVID, no, wag naman sana, or sabi, lagyan natin sa isang sitwasyon na nasa negative side or nasa downside ka ng iyong buhay. Siguro ang pinaka best thing na pwede nating gawin, syempre, unang-una magdasal tayo at ipagkatiwala natin sa Lord ang ating sitwasyon, and at the same time try to look for a positive side doon sa sitwasyon na kinaroroonan natin, and yun, may enjoy natin yung journey. So gaya nga ng aking sinasabi, as of this moment ay pabalik na ako sa bahay, kaya naman dadaan muna ako siguro sa grocery para at least malaman, para at least bumili ng ilang mga items na kailangan ko, no? So yun, i-update ko kayo mamaya kapag nakarating na ako sa bahay. At ayan, ano mga kapitik, nandito na tayo sa bahay, nakauwi na tayo, at mapapansin nyo bagong ligo tayo, bagong gupit, bagong ahit. Dahil kanina sa unang bahagi ng video na to, medyo bigotilyo pa tayo, but of course, gaya nga ng aking sinabi, it's part of treating myself, kasi nga nakasurvive na tayo at ang ating resulta ay negative na. Mag-iingat palagi, magsuot ng mask, maghugas ng kamay, at laging ugaliin, mag-sanitize ng kamay kapag tayo ay may hahawakan. At syempre, dahil dyan, magpapasalamat ako sa lahat ng kasama ko sa prayer dito sa aking COVID journey. At salamat din sa lahat ng sumuporta. At syempre, maraming salamat sa inyo dahil nakarating kayo sa part ng video na to. At kung nagustuhan nyo, make sure to hit that like button. Subscribe if you haven't yet. And I will see you in my next video. Peace! Yeah! Woo! Uyan na. Tapos na. Back to base. Bye-bye. Bye-bye na nga. Ulit.